So, ang topic po natin ngayon is the number system. So, under this topic, iti-take din natin or tatakal din natin yung mga subtopics, which is yung definition. Of course, we need to define the number system, then the types of the number system, and of course, the conversion of those number system na meron po tayo. Now, let's begin. So, as you can see, as we can read here, so, number system is a system that uses distinct symbol to represent a number inside the computer's memory. So, kapag pagdating sa computer, hindi porket halimbawa, bigyan natin ng example na nagbigay tayo halimbawa ng isang word na hi or nag-send tayo ng message na hi from first computer to another computer or kung saan man meron tayo, kung anuman gadgets ang gamit natin, kapag nag-send tayo ng isang message from this point to another point, hindi si word na hi yung binabasa ng ating computer. Siya, ito ay nire-represent natin as part ng ating numbers or yung word na hi ay merong katumbas na specific numbers sa computer, which is kadalasan ang ginagamit is yung binary number system. So yung mga distinct symbol na sinasabi natin doon ay nire-represent natin, for example, we have numbers 52. For example, we have 52 base 8 and we have 2A base 16. Etong number na to, kung titignan natin, magkaiba sila. Of course, yung isa may letters, yung isa naman ay pure number. Pero kung titignan natin, ito ay base 8 and base 16. Pero kapag sinabi nating sa quantity ang batayan, pareho lamang sila ng katumbas sa decimal number system, which is yung number 42, decimal base 10. So, magkakaiba sila ng representation, 52 sa octal, 2A base 16 kapag hexadecimal, and then 42 base 10. So, parang kung another example for na bibigay ko is yung word for example na horse. Yan, horse. In English, horse. In Tagalog, kabayo. O for example, in Latin, tinatawag natin siya na equus. Sila, iba-iba sila ng distinction, iba-iba sila ng tawag, iba-iba ng word na ginamit natin, pero nagre-refer lang naman sila sa isang animal lang din. Ibig sabihin, pare-parehas lang sila ng quantity, pare-parehas lang sila ng weight, pare-pareho lang sila. Nagkakaiba lang sila ng tawag. Ganun din ngayon pagdating sa number system na sinasabi natin. Magkakaiba man sila ng distinction, magkakaiba man sila ng numbers, pagkakasulat ng numbers, pero same quantity lang yung pinag-uusapan natin. So, yung mga different symbols na nakikita natin, yung bases na sinasabi natin, halimbawa base 8, octal, base 16, hexadecimal, and so on, sila naman yung tinatawag natin as radix number radix or base ng ating different numbers. So, base or radix refers to the number of different symbols, yung digit na nirepresent natin, that required to represent any given number. So, yung mga numbers na yun, yung for example nga, yung example nga na binigay ko kanina, meron silang iba't ibang definition, meron silang iba't ibang number, pero pareho lang sila ng distinction or quantity. Para mas malinawan kayo, try natin na mag-proceed na isang number. So, for example, ito pa, another example. Meron akong number 3, base 10. Pagdating sa binary, ang katumbas yan, for example, ay, sample, 1, 1, base 2. Ito ay binary number system, ito ay decimal number system. Ang katumbas ng 3 sa octal ay 3 pa din. Ang katumbas ng 3 sa hexadecimal ay 3 pa din. Paano natin ngayon madedetermine ang pagkakaiba nila? Doon ngayon sa base or doon sa radix na sinasabi natin. Which is, kaya importante na ilalagay nyo sa mga answers nyo yung kanyang base or radix.
So we have 3 base 8, 3 base 16. Pare-pareho silang 3, yeah? Pero iba't iba, iba-iba yung number na nire-represent nila. Iba-iba yung mga number system na ini-indicate ng mga subscript na sinasabi natin, which is itong mga bases na yan, iba-iba yan. So take note na yung mga number system na sinusulat nyo, yung final answer na yon, hindi siya pare-pareho ng magiging weight kahit pareho sila ng number. Parehong number 3 yan, yeah, oo. Pero magkaiba sila ng base, doon sila nagkakaroon ng differences. So, ngayon, tignan natin yung iba't ibang number system na meron tayo. So, una, types of number system. We have the binary number system. Binary, this number system na nagsasabi na yung pinaka-foundation ng ating computer machine. So, of course, the word binary is derived from the Latin word or Latin root word bini, which means intus or binarius, which means related to two. So, kung related to two, ibig sabihin, ilang number ang meron sa kanya. Miikot lang tayo sa two digits. Dalawang number lang yung gagamitin natin. Which is, of course, mag-start tayo lagi sa number 0. And then, number 1. So, ang sabi, binary number system is related to two number. So, ibig sabihin, 0 and 1 lang yung numbers na makikita natin, may encounter natin kapag binary number system ang gamit natin. So, lagi itong nagsisimula sa 0 and of course, 1 na yung kasunod niya. So, halimbawa, paano natin dinederive yun? Kung meron tayong given number na 1011 base 2. So, ito, binary number system yan. Kasi sinabi natin, naka-indicate doon sa pinaka-base niya or radix niya na ito ay binary number system. Base na lang doon sa nilagay natin. Pero pag sinabi natin na 1011, base 10, decimal to. Oo, pareho sila na 1011, pero ang pagkakaiba ng dalawang number na ito is yung first number natin ay binary, which is in-indicate natin na 2, yung binilagyan natin na base na 2, and then yung isang number ay nilagyan natin na base 10, which is nagsasabi na decimal number system naman yon. So ito naman decimal number system na sinasabi natin is a number system that we are all familiar. Bakit? Kasi ito yung mga talagang tinuro sa atin noon pa man. Bata pa tayo, tinuruan tayo magbilang. Una, 1, 2, 3. Pero of course, ang lagi natin nouna ay 0. Okay? So from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Decimal number system yung sinasabi natin. So decimal is derived from the Greek word deca and Latin word decem, which means 10. Ibig sabihin, yung mga numbers na isusulat natin doon is from 0 to 9. So, kapag ka naka-encounter tayo, madalas na 11, of course, part pa rin naman siya ni decimal. Then next, octal number system. So, this number system naman ay ginagamitan natin ng 8. Sinusulat natin yung base 8. So, for example, again, meron ako dito na halagay 1011 base 8. Itong subscript na 8 na to ang nagsasabi na itong number na nasa ibabaw ay isang octal number system. So this octal number system or octal na ginagamit natin, the octal is derived from the Latin root naman na octo, which means 8. So kung 8 siya, saan tayo nagsisimula ng number? Sa 0 pa din, and then nagtatapos siya sa number 7. Okay? So, ang sabi naman, it composed of 8 numbers. Hindi sinabi na it ends in number 8. Ang laki ng difference silang dalawa. So, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag binilang mo kung ilang number yan, 8 yan. Hindi sinabi na 8 nagtatapos ang number. Ang sinabi, we have 8 numbers. Which is different yun at ang laki ng pagkakaiba ng definitions na yon.
Then the last one is we have the hexadecimal. So hexadecimal, meron tayong 16 numbers. Ang representation naman nila is from 0 to 9 and then A to F. So paano yun? Bakit nagkaroon tayo ng A to F na digit or na letters pagdating dito sa number system na ito? Yung letters A to F na to, tulad nga nasabi kanina, sa hexadecimal, so hex means 6. And then decimal, ano sabi? Decimal is 10. So, ibig sabihin, we have 6, 10, 16 numbers. So, ngayon, sabi kanina, ang representation ng number natin is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. Then, ang sumunod na dun ay A, B, C, D, E, F. So, kung bibilangin natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10 numbers dito. So, meron tayong missing na 6 na number. Yun ngayon yung magiging role ni A to F. Okay? Substitution siya ng number 10 to 15. So, si A ay nagre-represent sa number 10, si B ay sa 11, C sa 12, D sa 13, E sa 14, and then F sa 15. So, all in all, we have 0 to 15. But in this case, sa hexadecimal, kapag na-encounter natin si number 10 to 15, usually, 10 to 15 lang naman yan. Makikita nyo mamaya sa conversion na hindi siya lumagpas ng 16 number. Etong mga ito ay nire-represent natin from letter A to letter F. So, take note of that. Mas madaling intindihin ito. At kailangan nyo intindihin, of course, dahil hanggang sa pinaka-end ng discussion natin na ito or hanggang sa end ng term, mostly number system ang may encounter natin. Number system yung pinaka magiging buhay, kumbaga, ng subject na ito. So, let's proceed to our next topic. Yung sinasabi naman nating conversion from decimal number base system to any number base system. Sabi nga natin, we only have 4 number system ngayon, which is yung binary, octal, decimal, and then hexadecimal. So, ibig sabihin, ngayong conversion na gagamitin natin is from 10, base 10 to base 16, base 8 to binary. So, tatlong decimal number system, tatlong number system yung pinaka possible output. So, ang pinanggalingan nila, base 10, decimal number system. So, sa conversion ng decimal to any base number system na ito, meron tayong tatlong method na pwedeng gawin or gamitin. Una doon is yung subtracting the powers of base 2 method, which is sa method na to, applicable lang ito. Again, this is only applicable when we are converting a decimal number to a binary number. Again, this method is only applicable when converting a decimal number to a binary number. So, base 2. So, ginagawa natin to using subtracting. So, sabi nga natin, subtracting the powers of base 2 method. So, mostly, ginagamit natin to, kinukuha natin yung pinaka-large number or yung large power ng base 2. And then, binabawas natin dun sa kanyang lesser number and then equal the difference. So, mamaya, bigay ko sa inyo yung mga step na yan. Next is, we have the successive repeated division or successive or repeated division by powers of base n method, which is this method converts a decimal number to a desired base by repeatedly dividing the decimal number by the largest power of the base. Mostly, kukunin natin yung pinaka highest number, then di-divide lang natin yung given number na ito. Paliwanag ko rin ito.
Then the last method na gagamitin natin is the successive or repeated division by base. Kanina ang sabi by the powers of base. Now we are doing or ang pinaka method na gagamitin pag ginamit natin to, gagawin natin, ang kukunin natin is yung base mismo. Kung anong base 8 man yan or octal man yan, base 8, base 16, binary man yung number na gagamitin natin, yun yung ating ipang-divide, hindi yung power niya. So let us proceed. So sa una, so sabi, conversion from decimal base number system to any base number system. So we have certain rules. Kapag tayo ay nagsosubtract or kapag ginagamit natin itong rules na ito, step 1. Okay. We need to list down the powers of the base 2 in a base 2 table from right to left. Again, from right to left. So, make the list of until a power of base 2 is very close to the value of the given decimal number system has been or the given decimal number has been reached. So, for example, step 1 muna. So, for example, we have given number 165, given number. So, we need to convert 165 base 10 to binary, which is, dahil nga sabi natin kanina, ang method na ito, rules, ang rule na ito, subtracting the powers of base 2 method, is only applicable for binary number system. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa octal, hindi mo siya pwedeng gamitin sa hexadecimal. Magiging ibang output niya. So, ito ay specialized for binary number system lang. Sabi natin kanina, list the powers of base 2 in base 2 table from right to left. So, ano yung mga powers na meron tayo? So, ang base natin ay 2, right? Kukunin natin yung powers niyan. So, we have 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7, 2 raised to 8. So, sila, itong mga numbers na nakikita natin, yung mga powers na yan, kung tawagin natin, meron silang representation since yung mga powers ngayon kinukuha natin sa kanila. So, para mas makita natin ng clear. So, take note ito. Mostly, yung mga ganitong method, may encounter din natin or gagamitin natin the rest ng ating discussion. So, first, ang sabi kasi kanina, right, the rules is we need to write it down from right to left. So, meaning, kukunin muna natin 20, 201, 202 from right to left. So, 2 times 0 is equals to 0. Pero hindi natin siya i-represent as 2. Okay? Or 0, i-represent natin siya always, we represent it as 1. So, halimbawa, may counter tayo mamaya, 8 raised to 0. Yun ay laging 1. So, take note nyo yan. Next, 2 times 1, we have 2. So, 2. 2 times 2, we have 4. Then, 2 raised to 3. So, 2 raised to 3, hindi sinabing 2 times 3. So, 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 is equals to 4. 4 times 2 is equals to 8. So, we have 8. Then, next, we have 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 is equals to 4. Times 2 is equals to 8. Times 2 is equals to 16. Then, and so on. So, mapapansin, meron naman 32, 64, 128, and then 200,
56. So, itong mga ito, ang process nito, ng ginagawa natin, kinukuha natin yung mga powers ng ating base, which is lagi naman ninyong gagawin yan ngayon. So, next part. Ang tawag natin ngayon dito is the place value of our number. And next is we have the binary weight. Now, nakuha na natin yung kanyang power. Ano naman yung next step? So, sabi dito, step 2. We need to look for a power of base 2 that will fit into the given decimal number and then subtract it. So, we take note that we need to put 0 to the power of the base that is greater than the given number. So, paano natin siya gagawin? So, our given number is 165. So, in this case, sabi nga doon, we need to look for a power of the base that will fit into the given decimal number and then subtract it. So, sa part natin ngayon, saan ba nagpipit si 165? Pag nagbilang ka sa kamay mo, isa-isahin mo man yan, si 165, papasok yan in between 256 and 128. Nasa gitna niyan, dalawang number na yan, 165. So, ano ngayon ang gagawin natin? Sabi natin, we will fill in 0, we will put 0 doon sa number na mas malaki, so 165. So, meaning, kung nandito sa gitna si 165, mas malaki si 256, si 165, lalagyan natin to ng 0, and then, lalagyan naman natin ng 1 yung nasa less number doon sa 165, which is yung 128. So, in this case, 256 or yung sinasabi nating 2 raised to 8 is greater than 165 or in the given number. So, while 2 raised to 7 or yung 128 na sinasabi natin is less than 165. So, we will put 1 doon sa ating maliit na number and then 0 doon naman sa greater number na meron tayo. So, 0 and then 1. Ngayon, ano yung next step na sinasabi natin? Kapag nakuha na natin ngayon yung greater number, ito yung lesser number na meron tayo. So, ano yung next step na gagawin natin? Next naman is, tingnan natin kung nakailagay ba. So, wala. Repeat the step 2. So, part na rin ng step 2 natin is, yung 165 na given number natin ay isusubtract naman natin yung lesser number na sinasabi natin. Which is, ano yung lesser number dito sa in between this number? Yung 128. So, 165 minus 128. So, to 165 minus 128, of course, it is 37. Ngayon, ang given number na natin ngayon is si 37. Which means, hahanapin naman natin kung saan magpifit si 37. And in this case, nagfit siya sa 64 at 32. At mas malaki si 64 kaysa kay 37. So, it means, sabi sa step 3, repeat step 2 but this time use the obtained difference until it becomes 0. Paulit-ulit na lang din naman tayo nito. So, mas malaki si 64, lagyan natin ng 0. Mas maliit si 32, lagyan natin ng 1. In this case, ang mas maliit na number ay 32. Mas malaki si 37, kay 32 of course. So, si 37 na isusubtract natin or magsusubtract, si 32 isusubtract natin kay 37. Which is 37 minus 32 is equals to 5. So, ang given number na natin ay 5. Now, ano naman yung susunod na mangyayari? Same step pala rin naman siya. Paulit-ulit lang naman yung steps na ito. So, kapag nakuha na natin yung number na ito, yung next, of course, hanapin pa rin natin kung saan siya nagpifit. So, in this case, hindi naman siya in between 8 and 16. It is in between 4 and 8. Meaning,
Ang magiging batayan natin is si 8 at si 4. So in this case ngayon, yung given natin na 5, ang magiging basihan natin is 4 and 8. So mas malaki si 5, ang given na natin ay si 5 na, no? From 37 to 5. Ang given, mas malaki si 8, so ito ang 0. Mas malaki si 4 kay mas malaki si 5 kay 4, so ito ay 1. Now, ano to? Ano ilalagay natin dito? So ang rule nga natin, kapag mas malaki siya sa number, sa given number, nagiging given number natin, nilalagyan natin 0. So si 16 ay mas malaki kay 5, meaning lalagyan natin siya ng 0. And then we will proceed again to the next step. Yung 5 minus 4 naman, 5 minus 4 is equals to 1. So ang given number na natin ay 1. Magpi-fit siya of course sa 2 and 1. Mas malaki si 2 kaysa kay 1, kaya 0 to. And then 1 is always equal to 1. So dito na natin ilalagay si 1. Then 1 minus 1 is equal to 0. So wala naman ng number next doon. So meaning, kapag natapos na natin yung mga steps na ito, our final answer will be, so sabi sa last step, place 1 under the highest value that can be subtracted from the, which is yung last number na sinasabi natin, automatically 0 naman na siya kapag ito yung ginagamit natin. So our final answer will be 0 1 0 1 0 0 1 0 1. Again, our final answer is itong first number 0 1 0 1 0 0 1 0 1, base 2. Sabi ko kanina, huwag niyong kalilimutan na lagyan ng radix number or base number ito, dahil lahat sila ay magkakapareho lang kung hindi mo lalagyan ng base number. So hindi natin madedetermine kung anong klaseng base number system siya or number system siya. So in this case, we have 0 1 0 1 0 0 1 0 1, which is yung 0 na ito, pwede naman na natin siyang eliminate, kaya magkakaroon tayo ng final answer na 1 0 1 0 0 1 0 1, base 8. So our final answer is 1 0 1 0 0 1 0 1, base 2 or binary number system. So yon yung pinaka first step na pwede na first method na pwede natin gamitin. Next method is we have the rules naman for successive or repeated division by the power or by powers of base method. First, again, sabi nga sa rule ng halos same dito, we need to plot the power of the desired base. So, ang gamitin pa rin nating number, C165. Ang given number again, si 165. Tingnan natin kung pareho pa rin siya. 165 base 10, papunta kay binary number system. Sabi, i-plot natin. O sige, i-plot natin yung ating powers ng ating binary number system or yung base na ito. Para mas malinawan kayo, ayan na. Ayaw pa dumira. Yun. So, so once na nailagay na natin yung mga na-plot na natin, again, from right to left, yung mga powers ng ating base na kinukuha, of course, kailangan naman natin i-divide. Kanina, subtraction yung ginagawa natin. But sa step 2 natin, we need to divide the given by the power of the base
that is lesser than the given number. So, anong ginagawa natin doon? Put 0 again to the greater number na makikita natin. So, ibig sabihin, hanapin natin kung saan magpipit yung number na yun. Okay? So, ganun pa rin naman yung process. So, ang number na meron tayo ngayon dito is, of course, yung given natin, 165. So, nagpit saan si 165? Nagpit siya sa 128 and 256. So mas malaki si 256, sorry. So mas malaki si 256. So lalagyan natin ng 0. Mas maliit si 128, meaning si 128 ang gagamitin natin kay 165. So we will divide 165 divided by 128. So, 165 divided by 128, we have 1. So, itong quotient natin na 1, ang gagamitin natin, ang ilalagay natin dito. So, meron tayo ditong 1 ngayon. Next, procedure. 1 times 128, we have 165 minus 128 equals 37. So, itong remainder 37 na ito, ang gagamitin naman natin for our next step, which is ano ba ang sabi? Repeat lang din naman natin yung ating step. So, but repeat the step 2 but replacing the given with the remainder. So, kung kanina ang given number natin is 165, ngayon para makuha natin isang certain binary number system or binary number na yon, we need to use this remainder number, 37 na ito, itong remainder na ito, para maging given number natin, which is, hahanapin pa rin natin kung saan siya nagpipit. So, in this case, nagpit siya sa 64 and then 32. So, sabi natin, rules. Ang rule natin, kapag mas malaki yung number dun sa nagiging given number natin, we will put 0. So, this part 0 na ito, ito naman yung gagamitin natin. 37 divided by 32, we have 1, 32 equals to 5. So, itong quotient ang ilalagay natin dito, magkakaroon tayo ng 1. Okay? Then, lesser number, si next number naman natin ay si 5. So, hanapin natin saan siya nagpi-fit. Of course, nagpit siya kay 8 and 4. So, ang gagawin natin ngayon, mas malaki si 8 kay 5, 0 pa din. Ang gagamitin natin ay si 4. So, 5 divided by 4 naman. So, we have 1, 4 and then 1. So, kung papansin ninyo, ang ginagamit ko is manual. Why? Hindi kasi tinatanggap ang decimal point number dito, pointing system na yun. Halimbawa, ang final answer mo, gumamit ka ng calculator. For example, sagot mo ay 1010.1111. No. Ibang case kapag ganyan ang kinukuha natin. So, mag-ingat sa pagsusob. So, mostly ganito yung way na gagawitin natin. Pero kung may iba kayong way, of course, acceptable naman yan. Next part. So, ano yung susunod na gagawin natin? Yung quotient again, ilalagay natin saan? So, si quotient ay ilalagay natin dito and then remainder again. So, saan siya? Nandun siya sa 2 and 1. And then, of course, kapag nakuha natin yan, mas malaki pa rin naman ito. 1 divided by 1. So, we have 1. Okay? So, ang final answer natin again ay 01010. Of course, ito pa pala yung 16. So, galing siya dito kay base 5. Mas malaki pa rin naman siya kay 16 kay 5. So, 0 pa din. So, ang answer natin ay 01010101 base 2, or pwede na nga ma-eliminate, magkakaroon tayo ng 10100101 base 2, which is binary number system yung kinukuha natin. So, tama naman, tumugma siya doon sa naunang number na meron tayo. So,
So next, method na gagamitin natin. So yung pinaka last method na kukunin natin is successive or repeated division pa rin naman, but in this case it is from base. Kanina powers of base, but now this is repeated division by base method. So may nakikita kayo ngayon dyan na ang tawag dito, flowchart. So itong method na to hindi natin gagamitan ng flowchart. Pinakikita lang kung paano yung process. So we, of course, di-divide natin yung given number natin sa base niya mismo. So ang tanong, hey, ito bang pinaka-quotient natin ay equal to 0? Pagka no, diretso pa rin tayo. And then so on. So para mas malinawan kayo, doon na tayo sa kanyang rules. First rule or sa steps niya. First step, divide the decimal number to be converted by the value of the new base number system. So ano ngayon yung mangyayari na to? So for example again, gagawa ulit tayo ng table. So ano yung gagawin natin sa table na ito? So halimbawa, ayan, meron nga tayong table. Ngayon, ano yung gagamitin natin sa table na yan? So itong table na to is nahati sa gagawin nating mga operations, yung quotient, and then yung remainder. So hindi tayo gagamit ng calculator sa parting ito. Bakit? Kasi ang kinukuha natin remainder mismo. Kapag calculator ang ginamit natin, nagiging decimal number, may points na lumalabas diyan. So first part, again, division by base. So again, given number natin 165, base 10 papuntang binary. So ang operation natin, sabi sa step natin na yon, sa first step na meron tayo, we need to divide the decimal number to be converted by the value of the new base number system or sa base na meron tayo. So ano yun? So ang first step, i-divide natin si 165 sa 2. Bakit 2? Kasi ang ginamit natin, ang kukunin natin ay binary. Pero pag sinabi from decimal to octal, ang gagamitin mong operation dito is by 8. Okay? So ngayon, 165, hindi nga tayo gagamit ng calculator, divided by 2. So buong proseso, meron tayong ganyan. 16 divided by 2, 8. 8 times 2, 16. Okay? 16 times 16, 0. Bring down 5. 5 divided by 2, 2. 2 times 2, 4. 5 minus 4, 1. So, ibig sabihin, meron tayong quotient na 82, meron tayong remainder 1. Ngayon, saan natin ilalagay si 82? Of course, dito sa quotient. So, may 82 tayo. Meron tayong itong remainder. Sulat natin dito, we have remainder 1. So, next step. So, sabi nga, sa step 2 natin, kukunin natin yung pinaka-remainder natin. Next, divide the quotient of previous divide by new base. So, paano yung gagamitin natin sa part na to? Mostly, paulit-ulit lang naman to hanggang dito sa last step natin. So, sabi step 5, repeat the step 3 and 4. Then, the last is, obtain will be the most significant digit or of the new bases. So, ano nga yung ating gagawin? So, now, 82 na si quotient. So, itong 82 na to, ang lalagay natin dito, at siya na ngayon yung magiging part ng operation. Magkakaroon tayo ng 82 divided by 2. So, meaning, magkakaroon na tayo ng manual. 82 divided by 2. 8 divided by 2, 4. 4 times 2, 8. Right?
So 8, 0, bring down 2, 2 divided by 2 equals to 1, 1 times 2, 2, 2 minus 2 is equals to 0. So meaning itong remainder na to, ang ilalagay natin kay 0, or yung 0 ilalagay natin kay remainder, and then yung 41 ang ilalagay sa quotient. Next, si 41 magiging part ng operation again. So magkakaroon tayo ng 41 divided by 2. So 41 divided by 2. 4 divided by 2, we have 2. 2 times 2, 4 equals to 0. And then 1, 2, 'Yan ba tayo? So, 'yun. So, of course, sa part na ito, ganun pa rin naman 'yung magiging proseso natin. Kukunin at kukunin lang natin 'yung ating pinaka-quotient. So, para mas i-cut ko na dito sa part na ito, tuloy ko lang 'yung process na 'to. So, for example, ang nakuha natin dito ay 20. Of course, remainder 1. And then 20 divided by 2 naman yung next process, magkakaroon tayo ng 10, which is remainder 0. And then 10 divided by 2, we have 5. And then remainder 0 again. And then 5 divided by 2, magkakaroon tayo ng 2, remainder 1. And then 2 divided by 1, we have 1 remainder 0. Next part, si quotient pa rin yung gagamitin natin, no? So itong quotient na ito is ilalagay natin sa operation, which is magkakaroon tayo ng 1 divided by 2. So ngayon, itong 1 divided by 2 na ito is cannot be. So meaning, kung cannot be siya, hindi na siya magkakaroon ng quotient. Itong 1 na ito na natira, ang ilalagay natin kay remainder. Okay? So, paano ang final answer natin? Ang nagiging final answer natin ngayon ay 1010101. But, on this part, hindi natin siya binabasa from top to bottom. Take note, ha? Hindi natin siya i-read from top to bottom. So, ang mangyayari, from bottom to top ang kuha natin. From bottom to top. So, meaning, ang una natin susulat ay si 1, next si 0, next si 1, next si 0, next si 0, next si 1, then si 0, and the last number 1. So, our final answer is 1010101. Base 2, binary number system. So, ganun lang naman siya, kasimple. So, ngayon, try nyo naman, papasa nyo sa akin ito. Okay, so, papasa nyo sa akin ito, ha? So, take note. So, ano yung magiging activity naman ninyo? Madali lang naman ito. Ang gagamitin nyo naman ngayon ay ito. Practice exercise, isasubmit nyo yan sa akin. So, send nyo sa akin yan, ha? With computation, pwede nyo picturean or soft copy, basta kailangan ko ng computation. Okay? So, practice exercise, 165 base 10 to octal, and then 165 base 10 to hexadecimal naman. Okay? So, proceed na ako agad doon sa ating next topic, which is conversion pa rin naman, of course, pero on this part, it is from another any base naman. Kung kanina ang ginawa natin decimal to binary, yung activity nyo naman ay decimal to octal, saka decimal to hexadecimal. So decimal to any base number system. So kayo, anong gagawin nyo naman? Or ano naman yung next step na kukunin natin, or conversion. So, tayo naman ay any base number system to decimal base number system. We have two method, which is yung multiply and add method, and then the positional value method. So, simple lang din naman ito. So, for example, again, we need to convert
Burahin ko lang ito. Okay? So, we need to convert given number. (10100101). Ayan, yung kanina. So, base 2. To decimal number system naman ngayon. So, ang una nating kukunin or unang method na gagamitin natin is the multiply and add method. Sabi, first rule or first step, multiply the leftmost digit by the base, then add the next digit to the product. So, simple lang naman siya. So, paano yun? Leftmost digit yung kukunin natin. Asaan yung leftmost digit na yon? Ang leftmost digit natin ay si 1. So, meaning, yung 1, imumultiply natin sa kanyang base, which is 2. Okay? So, 1 times 2 is equals to 2. Okay? So, ginawa natin yung first step. Multiply the leftmost digit by the base. And then, after nun, nakuha na natin yung pinaka-product na yun, i-add naman natin yung next digit natin. So, asan yung next digit? So, ito na yung pinaka-product natin. So, magkakaroon tayo ng 2 plus ang first digit natin, leftmost ito, next digit ay 0. So, 2 plus 0 is equals to 2. Okay? So, next, step 2 ng ating procedures. Multiply the sum of the step 1 by the base n. Okay? Then, add again the next digit to the product. Note, if the rightmost digit is already added, the operation will automatically stop. So, kung magtuloy-tuloy ito, matapos natin yung, yung pinaka-digits na ito. Ito, ibig sabihin, ulit-ulit tayo dyan. So, steps na yan. So, ngayon ha, try natin ha. Sabi, etong 2 daw na ito, okay, ay i-add na, ay mumultiply natin. Sabi nga, multiply and add. So, first na gagawin, multiply and then add. Multiply and add and then so on. So, 2, imumultiply again natin siya doon sa ating base, which is yung 2. Binary siya, nanggaling ha. So, 2 times 2 is 4. Pag nakuha mo na yung product, ano yung susunod? Add method naman. So, ano mangyayari? Yung third natin digit. So, for third digit natin. So, 4 plus 1. 4 plus 1 is equals to 5. O, next step again. 5 times 2 naman. So, lagi natin siya minumultiply doon sa base niya. Kung ang base natin ay 8, ang gagamitin nating pang-multiply ay 8. Okay? So, 5 times 2 is equals to 10. And then, 10. And then, i-add natin saan? O, sa 0 naman. Since yun yung next number natin. So, 10 plus 0 is equals to 10. Of course. And then, 10 times 2 again. Yung pinaka-product. Equals to 20. So, ano mangyayari? Yung 20 naman na ito, ang i-add natin sa next digit natin, which is itong 1. So, 20 plus 1 is equals to 21. Okay? Ah, sorry. Sa 0 pa lang pala ako. Ayan. 20 plus itong next digit na meron tayo. 0 pa lang. Ito pala, tama. Ay kay first digit. Right? So, 1. So, 0. 20 plus 0 is equals to 20 again. Okay? So, ngayon, yung product, 20 times 2. Sub, ati, ganun ulit, ha? Multiply, add, multiply, add. So, 40. 40 plus, yun na, yung next digit natin, yung 1 na. So, 1 is equals to 41. Okay? So, on pa rin. 41 times 2 again. So, magkakaroon tayo ng 82. 82 plus, ano yung next digit natin? 0.
O, ayan. 0 equals to 82 again, of course. So, ano yung next process natin? 82 times 2. So, equals to 82 plus, okay, 164. So, 164 plus 1, since yun yung pinaka next digit natin or last digit natin, equals to 165. So, tignan ninyo ano na yung pinaka final output. Kung kanina, nanggaling tayo from decimal to binary, ang output natin is 10100101, which is yun naman yung ginamit natin na given. So, ibig sabihin, dapat yung final answer natin is 165. Dahil ang pinanggalingan naman ng 10100101 ay 165, which is nakuha naman natin sa part na ito. So, our final answer, sabi nga natin kung saan siya nag-stop, is 165 base 10. So, ayan naman ngayon yan. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Okay, next. So, yung mga steps niya, take note nyo na rin. Makikita nyo na rin naman yan dito sa ating video. Or kung meron kayong handout, pwede nyo naman siyang basahin lang din. Okay? So, next part is... Ayan. Rules, positional value method naman tayo. So, ano pa itong method na meron tayo? So, delete ko lang ito. So, ano ang gagawin natin? So, of course, meron pa rin naman yan certain rules na dapat nating sundin, dapat nating gamitin or steps. So, what are the rules? So, we have 2 steps, pero actually, paulit-ulit lang naman talaga kasi yung steps nito. So, ano yung gagawin natin? First step, starting the with the rightmost digit, multiply each digit with zero, powers of base. So, by the powers pa rin ng ating pagtutuunan. So, paano? Then, ito yung second step. So, proceed na ako agad dun sa computation, ha? So, now, again, given number pa rin, 10100101. Base 2 pa rin yan, ha? Binary pa rin. Binary to decimal ang ating process. So, paano natin siya gagawin? So, step 1, kunin natin yung mga powers. So, eto ngayon, eto. Ito si 1. Ito si 0. Tingnan nyo, ha? Nanggaling ako sa rightmost. Yung arrow ko, rightmost. Hindi ako dito nang gagaling, ha? Rightmost. So, now, ito naman. 1. Next. 0. Next. 0 again. Next. 1. Next. 0. Next. 1 again. Yung last number natin. So, ano ang gagawin natin ngayon dyan? Base nga dun sa first step natin, we need to multiply each digit, okay, with the powers of base. Applicable naman ito kahit saan. Kung octa lang gagamitin mo, okay lang. Now, ano yung sabi? By the power of base nga, no? So, magkakaroon tayo ng 2 raised to 0 times 2 raised to 1 times 2 raised to 2, 2 raised to 3, and then times 2 raised to 4 times 2 raised to 5 and then times 2 raised to 6 and then 2 raised to 7. So, yan yung first step natin. Next, nakuha natin yung powers pa lang. Of course, kailangan natin whole number yung mga yan. So, now, kakaroon tayo ng 1 times 1 and then 0. Ito pa rin naman yun. Kinukuha ko lang yung powers nila, times 2, and then magkakaroon tayong 1 times 4, and then magkakaroon tayo ng 0 times 8, katulad lang din ng ginawa natin kanina itong process na to, no? So, ganun din naman, 2 times 2 times 2, pagka raised to 3, yung ginagawa natin or kinukuha natin sa process. Next, we have
0 times 16, and then 1 times 32, and then 0 times 64, and then 1 times 128. So, pag nakuha natin yun, proceed tayo dun sa pinaka-next step naman natin. So, after nung step na to na ginawa natin, of course, proceed naman tayo dun sa proper step niya, yung pinaka-last step niya, which is, ang gagawin naman natin is, i-multiply lang naman itong mga number na kuha natin. So, yun yung pinaka-step to natin, right? So, 1 times 1 is equals to 1. So, 0 times 2 is equals to 0. Then, 1 times 4 is equals to 4. Then, 0 times 8 is equals to 0. 0 times 16 is 0. 1 times 2 is equals to 32. 0 and then 128. And then, after this, nakuha mo na to, of course, saka natin sila i-add. 8 plus 2, 10 plus 4, 14 plus 1, 5. 15. So, carry 1. Magkakaroon tayo ng 1. Carry 1. So, 1 plus 3 plus 2 is equals to 6. And then, bring down 1. So, our final answer is, of course, 165. Same pa rin naman. So, 165, of course, base 10. Huwag yung kalilimutan na isulat yung ating number na yan. Okay? So, of course, pag natapos natin itong method, kayo naman, isesend nyo pa rin sa akin. Separated to ha, separate na papel, or separate na file dapat, okay? Yung nakaraa, yung una kaninang pinagagawa ko sa inyo, ito is practice exercise 1. Ito naman is exercise 2 natin, okay? So, yon. So, of course, proceed again sa next conversion. So, next conversion naman natin is conversion from binary. Kanina, ang ginamit natin ay from any from other bases to decimal. Ngayon naman, ang gagamitin natin is conversion from binary number base system to octal and hexadecimal. So, again, from binary to hexa, binary to octal yung gagawin natin. So now, ano yung pinaka-steps nito? Of course, first, starting from the rightmost digit, group the binary digit into groups of 3 digit. Kapag octal, 4 digit pag hexadecimal. Saka natin ngayon gagamitin yung 421 codes kapag octal, and then 8421 codes kapag hexadecimal naman yung gagamitin natin or kukunin nating pinaka-number. So una, sampulan lang din natin. So, tanggalin ko muna to. So, ang given number, gamitin pa rin natin yung K165 na binary. So, binary to hexa, binary to octal. Kakaroon tayo ng 10100101 base 2 papuntang octal. Okay? So, sabi, we need to group this number. So, group the bits into 3 starting from right to left. Yung pinakamangyayari. So, ngayon, kung meron tayo ngayon, octal yung kukunin natin, ha? So, i-group natin ito, no? So, halimbawa, 1 0 1 0 1 0 1 and then 0 1. Okay, so group into 3. Ito yung pinaka first group, ito yung second group. So kung manonotice nyo, dalawa na lang yung naiwan doon. So kapag kaganyan, lagyan nyo lang ng 0. O next step, nagroup nyo na. Right to left ang grouping na pinakita ko sa inyo, ha? So, ngayon, kapag nag-group nyo na itong mga numbers na to, so, ang pinaka next step naman natin, ilalagay natin yung code. Yung code na sinasabi ko kanina, yung 421 kapag hexadecimal. So, ano yun? So, maglalagay ako dito, for example, 421, and then 421.
nalagay mo na. Now, pag nalagay na natin, na-include na natin yung numbers na yan, ang next step naman natin, i-add natin yung number na may, na naka-under sa 1. So, ito yung binary yung nasa ibabaw, 421 code na nasa ilalim natin. Now, ang nasa ibabaw, for example, ng 1 at ng 1 na ito, at ng 1 na ito ay si 4 sa si 1. So, meaning, magkakaroon tayo ng 4 plus 1. So, 4 plus 1 is equals to 5. Then, next part, magkakaroon tayo ng next group, which is ito naman. Okay? So, ito, wala naman tayong another one nakikita. So, 4 na lang. And then, yun nandito naman, nakalign under dito ay si 2. So, ang final answer natin ay 2, 4, 5, base 8, since octal yung kinukuha naman natin. Okay? So, ganun lang naman siya kasimple. Okay? So, next part. Hexadecimal naman. Okay? Tanggalin natin ito. Same procedure lang din naman silang dalawa. So, paano yung gagawin natin? So, the given number, of course, is 10100101, base 2, or binary number system, i-convert natin to hexadecimal naman. Base 16 naman yung hinahanap natin. Kanina, ginugroup natin from right to left into 3 bits. Ngayon naman, 4 bits naman. So, paano? So, halimbawa, we have 10100101. So, we will group this into 4. 1, 2, 3, 4. Then, first group. 1, 2, 3, 4. Second group. So, ayan yung sa binary number system natin. Yung nasa ibabaw. Now, sa ilalim naman, yung sinasabi natin, kanina yung 4, 2, 1. Ngayon, 4 bits, we have 8, 4, 2, 1 code. And then, the 8, 4, 2, 1 code. So, for example, may ma-encounter kayo 4 digit, tapos dito, 3 lang. Of course, mag-a-add kayo ng another digit para maging 4 lang din yon. Okay? So, ngayon, same process din naman. Kung kanina, yung nasa ilalim ng 1 na ito, ang kukunin natin, ganun din naman ngayon. Meron tayong 4, saka yung 1. Dito naman is, meron tayong 8, saka yung 1. Ah, yung 2. Okay? So, yan naman yung number natin. Okay. So, magkakaroon tayo ngayon ng 8 plus 2 saka 4 plus 1 since yun yung nasa ibabaw ng binary numbers na yon. So, 8 plus 2 is equals to 10. Okay? And then, 4 plus 1 is equals to 5. Sabi nga natin kanina, ang numbers ng hexadecimal ay nagsisimula from 0 to 9. Then, pagdating ngayon ng 10 to 15, ito ay nire-represent as A, B, C, D. Ang A, ang 10, so A, B, C, D, E, F. Ang 10 ay A, 11, B, 12, C, 13, D, 14, E, 15, F. Okay, so yan yung mga representation ng mga numbers na meron tayo. So ngayon, kung ang A, ang 10 natin ay A, of course, 10 is equals to A. So ang final answer natin ay A, 5, base 16. Okay? So hindi natin ginamit si 10, ang ginamit natin is si A digit. Okay? So ngayon, para mas makita ninyo, itong A5 na ito ay nanggaling sa 10100101, right? Na 165. So, ang naging given number na natin from 10100101 ay nagkaroon na tayo ng A5 base 16. So, ngayon, try naman natin si hexadecimal papunta kay binary number system. Decimal number system. So, meron tayong dalawang possible na
method na pwedeng gamitin. Yung una, yung multiplication and add method, and then yung isa ay positional value method. Okay? Ngayon naman, try natin i-convert, kasi ito ang pinanggalingan niya ay 165. Ito ang pinanggalingan ay binary number na ito. Now, papuntahin naman natin siya ng decimal number system naman ito. Okay, so ang hinahanap natin ay si n. So ano ang n natin, which is yung decimal number system. So ang gagamitin ko yung kanina na pagdaanan natin, dalawang method, multiplication and add, and then yung isang method naman natin is yung positional value method. So ganun pa rin naman yung gagamitin ko ngayong part na to. Ang gamitin ko na ngayon is positional value. Okay, so si 5, ito yung 5, si a. Then next part, sabi nga natin, multiply natin siya sa power ng base. Ang base na kinukuha natin, ang base na ginagamit natin ay 16. Why? Dahil A5, ang digit na ito ay kasama sa number ng number 16 na, or base number system na hexadecimal, which is A times 16 raised to 0, and then times 16 raised to 1. So, 5 times 1, and then A times 16 raised to 1 is equals to 16. So ano pa yung next na gagawin natin? Si A, of course, hindi naman natin siya makukuha yung process, yung pinaka digit na yan. So kailangan natin number talaga. So magkakaroon tayo ng 5 times 1 and then 10 times 16. Sabi natin, pag 0, laging 1, okay? So, 5 times 1 is equals to, ano na? 5 times 1 is equals to, ayun, blental block. So, 5, okay? Next process, 10 times 16 is equals to 160. Sabi nga natin, i-add. So, meron tayong 165. So, ang final answer natin ay 165. So, kung makikita natin ngayon, itong n na hinahanap natin, yung hinahanap natin na n ay 165. At kung mapapansin natin, yung 165 na ito ay nanggaling naman sa number na ito. Right? So, ibig sabihin, pare-pareho lang sila ng value. Magkakaiba lang sila ng representation. Okay? So, kayo again, pinakita ko sa inyo yung process. So, our next process na, ang pangatlong exercise naman na gagawin ninyo ay ito naman. Practice exercise number 3. So, pangatlo na yan, ha? So, una ay ito. Wait lang, ha? So, yun nga. Una ito, pangalawa, ito yung pinaka first part. Decimal to hexadecimal and octal, and then octal to decimal, and then hexadecimal to octal, and then yung last exercise natin, binary to octal, and then binary to hexadecimal. So, itong exercises na ito ay hiwa-hiwalay pag sinubmit sa akin. Again, hiwa-hiwalay at dapat meron kayong included na solution. Okay? So, ang next naman natin is conversion of fractions. Decimal to any bases. Okay? So, meron kayo halimbawa nakita doon sa problem. 1010.101. So, merong 0.101. So, iba yung pagkuha natin doon sa pagkuha natin ng fractional part na meron tayo. Okay? So, we have a different step. So, first step natin, multiply the fractional part of the given decimal number by the desired base. And then, the second step, take the fractional part of the previous result and multiply by the base. So, desired base again. So, ganun po. So, yun pa rin naman yung mga steps na susundin natin ngayon. So, bigyan ko kayo ng another example sa part na ito.
So ngayon, decimal number system yung kukunin natin. So, of course, decimal mag-i-engage itong part na ito. Okay? So, try natin, okay? So, for example, given number. Yan. 0.828125. Okay, so yan yung given number natin ngayon. So, of course, base 10 pa rin naman siya. So, 0.828125 base 10 to binary number system naman yung kukunin natin. Okay? So, ano yung first step? Una, i-multiply natin to. For example, lakihan natin ng konti yung font. Si 0.828125 i-multiply natin doon sa pinaka-base na kukunin natin. Ang kukunin natin is binary, nang galing tayo ng decimal. So, kung binary yung kukunin natin, ang gagamitin nating base number is 2. Okay? So, take note doon sa part na ito, ha? Equals to, ano ngayon? So, ngayon, tayo gagamit ng calculator. So, sabi, 0.828125 times 2 is equals to 1.65625. O ngayon, ito yung 1 and then point, tingnan ninyo ha, pinaghihiwalay ko, 65625. Yun yung kinalabasan dito. Okay? So, ngayon, nakuha natin dyan. Ito nga yung next number natin, yung 65625, yung kukunin mong next number, ito siya, at siya naman ngayon yung i-multiply natin doon sa pinaka-number na kailangan nating kunin. Okay? So, of course, gagamit ka pa rin naman yan. So, ano tong part na ito? So, magkakaroon tayo 0.65625. So, magkakaroon tayo ng, wait lang ha, sorry, times 2. 1.3125. So, again, ang gagamitin naman natin ay si 3125. Of course, multiplied by 2 equals to, so, yan, 0.3125 times 2. 0.625. Then, next process, si 0 naman, kukunin natin. Okay? 0.625, or sorry, 625 naman yung kukunin natin. Multiply again by 2. So, 0.625 times 2 is equals to 1.25. Okay? So, ano ngayon? So, meron tayong 1.25. Tingnan nyo ha, as you can notice, lumiliit yung number. So, si 20.25 naman yung kukunin natin. So, magkaroon tayo 0.25. So, ano ngayon yung gagawin natin sa part na ito? Multiply pa rin doon sa pinaka-base natin. 0.25 times 2.
So we have, kita nyo naman, 0.5. So 0.5. Then yung pinaka last number natin, 0.5 times 2. So it is equal to, so kayo na lang tumingin, 1. So meron tayo ngayong 1, or let us say 1.0 naman na yun, wala na siyang decimal number. So ano ngayon yung next step na makukuha natin or gagawin natin? Kanina ang basa natin, mapapansin nyo, from bottom to top. Pero ngayon kapag sinulat natin yung pinaka final answer natin, from top to bottom naman tayo ngayon. Okay, take note yan ha. Kapag fractional part yung kinukuha natin, top to bottom yung kuha natin. So meaning, magkakaroon tayo ng answer, first number 1, then second number 1, third 0, fourth 1, fifth 0, and then the last number is 1. So our answer is 0 point, dahil fractional, 110101 base 2. Exact number yung kinalabasan niya. Okay? Exact number 0.110101 base 2. Okay, exact number itong part na ito. Okay? So another, bigyan ko pa kayo ng another example. Medyo okay, dito na lang sa another side. Given number, sample again, 0.1. Okay, 0.1 base 10 pa din. Ayan, decimal number pa rin. Pero saan natin siya i-convert? Convert naman natin siya papuntang hexadecimal naman. Okay, go to hexadecimal. Kanina ito ay 2 binary number system. Ngayon naman to hexadecimal yung kukunin naman natin. So 0.1 base 10 to hexadecimal. Same process pa rin naman yung gagawin natin para hindi na tayo mahirapan. So 0.1 yung pinaka given number multiplied by 16, kasi yun yung pinaka desired base na hinahanap natin. This equals now to, so yun pa rin. So 0.1 times 16 equals to 1.6. Okay, 1.6. So kukunin pa rin natin yung pinaka-integral part natin, si 6. So magkakaroon tayo ng 0.6. Si 0.6 naman na ito ang imumultiply natin dun pa rin sa desired base natin, which is 16. So it is equals to, it is equals to 0.16 times 16 equals to 9.6. 9.6. Si 0.6 pa rin yung hukunin natin. Right? Siya pa rin. So 0.6 times 16 equals to again 9.6. So kung makikita ninyo, paulit-ulit na lang din naman yung number natin. Repeat detected, kumbaga. Okay? So ito, tong part na kinuha natin kanina, ito ay yung kanyang integral part. Okay? Siya yung pinaka integral part natin. Dito naman, itong next row naman natin, ito naman yung tinatawag natin na fractional part. Okay? So, ang kinukuha natin dito, fractional, right? So, same lang naman dito, ang kinukuha natin dito ay yung ating pinaka-integral part. Right? So, ngayon, kung nag-repeat siya, kung makikita nyo, 1.1999 siya direct, ngayon, i-rewrite natin siya as 0.1.
Yung first number natin, 1, then second number, 9, and then yung third number, hanggang, sige, sabihin natin third number, umulit ka, and then that, sabihin natin, 3, yan. Then, ano yung base number niya? 16. Approximately. Okay. So, yan, yung pinaka-final answer natin. So, tanggalin na nga natin. Base 16, approximately. Yan ngayon yung ating pinaka-naging final answer. So, 0 point. Of course, ang pagkuha pa rin niya ay from top to bottom pa rin naman. Okay? Top to bottom pa rin yung pagkuha natin sa kanya. So, of course, after this, meron na naman kayong practice exercise. At ipapasa nyo na naman ulit sa akin. At hiwalay ito. And of course, I need your computation. Kailangan kong makita yan na kayo mismo ang gumawa. Of course. Okay? So, with computation dapat yan, ha? At hiwa-hiwalay yan ng file. Hiwa-hiwalay ng papel dapat sila. So, meron tayong pang-apat na, if I'm not mistaken. 1, 2, 3, and 4. So, 5 yan eh. So, tama. We have practice exercise 1, number 2, number 3, number 4. Ah, sorry. Pang-5 na pala ito. So, pang-5. So, we have 5 practice exercise. 2, 3, 4, 5. So, 5 practice exercise na ipapasa. And then, next. Next topic, conversion of fraction from any base to decimal naman yung gagamitin natin. So, mostly ang ginagawa natin to using positional value method. So, ito yung mga step, accomplished by positional value, may negative, and then so on. So, pakita ko sa inyo yung pinaka-process ng pagkuha natin sa kanya ngayon. So, paano natin siya gagawin? Course, for example, our given number is 0.237. Okay, base 8. Okay, so mostly positional value method yung pinakagagawin natin sa methods na ito. Next. So, 0.237. So, kung kanina, from rightmost, yung kinukuha nating number, ngayon naman, saka diba, ganyan yung nagiging process. Okay? From leftmost naman, ang kuha natin. Leftmost. Leftmost. Octal to decimal. Okay? So, 237, leftmost lagi, okay? Times 8 raised to negative 1, then times 8 raised to negative 2, and then times 8 raised to negative 3. Yan pa lang yung first part natin. Next, 2 times 8 raised to 1, yung negative na pupunta doon, right? So, alisin natin yung negative, nagkakaroon tayo ng 1 over 8 raised to 1. So, 3 times 1 over 8 raised to 2. And then, 7 times 1 over 8 raised to 3. Then, next step naman, 2 times 1 times 8, yung 8 ay 8, of course. Kung 8 raised to 0 to, of course, 1 yung kukunin natin. But in this case, nagkaroon tayo ng 1. And then, we have 3 times 64. 1, 3.
we have 2 raised to 1 over 8, and then 3 times 1 over 64, and then 7 times 1 over 8 over 3, 8 times 8 times 8 equals to 512. Yung pinaka last part natin. Now, mangyari, magkakaroon tayo ng 2 times 1. Okay? So, 2 times 1 is equals to 2 raised to 8. And then, 3 times 1, we have 3 raised to 64. And then, we have 7 times 1, 7 over 512. So, on last part natin, yung 512 naman na ito, sulat natin. And then, anong gagawin natin sa part na ito? Madali lang naman siya. So, kukunin natin yung pinaka-least common greater ng number na ito, which is yung 512. Okay? So, 512, anong gagawin? 512 divided by 512 is equals to 1. So, ayan ha. So, 512, para makita nyo na. Divided by 512 equals to 1. And then, next part, times 7. Okay? So, times 7, meron tayong 7, of course. Next. So, meron na tayo ngayon ditong 7. Plus, next number, magkakaroon tayo ng 512 divided by 64. Itong number na to, 64, times 3. Meron naman tayong 24. Plus, 512 divided by 8 times 2, which is 128. Okay? So, from 128, add natin itong mga ito. Maroon tayo ng 7 plus 24 plus 128. Meron tayong 159. So, it means yung pinaka naging last answer natin dito ay meron tayong 159. Rahin ko na muna ito. So, magkakaroon tayo ngayon dito ng 159 over 512. So, meaning, magkakaroon tayo ng 159 divided by 512. So, ang final answer natin ay 0.31054685. Maroon tayo 0.31054685 base 10. So, yan yung pinaka-final answer natin. Okay? And then, again, post nyo na lang ito para makuha ninyo, of course, yung inyong last practice exercise. Ayan. So, binary to decimal or hexadecimal to octal to to decimal, and then hexadecimal to decimal. Yan yung last practice exercise, recorded yan lahat, okay? Then the last part is of course quiz. So we have 1 2 3 4 5 8 items. Sasubmit yan sa akin. Okay? So yun na yung end ng ating discussion for this first topic. So, thank you and see you again.